Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, Eastern Visayas! Kayo ay nakikinig sa nag-iisang radyo sa masa, ang 11.9 Radyo Sapiro. Ito ang iyong lingkod, Princess Manzanares, na magbibigay aliw sa pusong matagal nang sawi. At dahil sa iyong mga kapuso at kapamilya, ang 11.9 Radyo Sapiro ay ang nangunang radio station sa lalawigan ng Leyte. Maraming salamat po sa inyo, mga tagapakinig. At ngayon ay pupunta na tayo sa ating drama-rama sa hapong ito na pinanumagatang Ang Mahal. Juan! Juancho! Rosario, mahal kita, alam mo yan. Huwag kang mag-alala. Matatandaan mo, tama ang iyong ginagawa. Tuglaban mo iyong karapatan. Juancho! Papa, ang ganda pala dito sa probinsya. Napakasariwan ng hangin at ang ganda ng mga tanawin. Aking anak, lahat ng yan ay ipapamana ko sa'yo. Dapat magsipag ka at mapapasayo yan. Opo naman, Papa. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang iyong pamana sa akin. Don Ramon, meron pong problema na nangyari sa harapan ng asyenda. Sige, Sonia. Ipanda mo na ang sasakyan. Yung mga magsasaka na naman ito. Puro na lang reklamo ang dinadala rito. O sige anak, aasikasuhin ko lang muna. Sige papa, sasamahan ko na lang ho kayo papunta doon. Itaas ang presyo! Itaas! Itaas! Itaas ang presyo! Itaas! Itaas! Kasama, papayag ba kayo? Itaas ang presyo ng palay. Marami na ang naghihirap sa ganitong sitwasyon. Marami na ang magsasaka ang nalulugi dahil sa mababang presyo ng palay. Tama ka, Rosario. Itaas! 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 Papa, ano ba ang inireklamo nila? Anak, gusto nilang itaas ang presyo ng palay. Hindi naman po pwedeng mangyari yun eh. Di ako papayag na bilhin ng palay nila sa mataas na presyo dahil marami pa tayong kailangan bilhin ng mga bagong makina at kagamitan para sa ating asyenda. Ay oo nga naman. Dahil para naman pala sa ikabubuti ng asyenda at para sa kanila din naman pala ito. Don Ramon, tumatawag si Melty. Ay sige anak, hayaan mo muna yung mga magsasaka. Wala naman din silang magagawa. Mabawalan lang sila ng trabaho pag nagpatuloy pa sila sa kanilang ginagawa. Wala na tayong magagawa, Nay. Pag nagpatuloy pa tayo, baka mawala sa atin tong lupang pamana ni Itay. Di ko maintindihan kung bakit ba ito nangyayari sa atin. Balang araw, makakaahon din tayo, Inay. Hindi na tayo magsasaka kapag nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Alis tayo sa lugar na ito. Pangako yun, Inay. Juancho! Ay ba? Ikaw pala yan. Hindi agad kita nakilala. Tagal na din ulit tayo nakita. Ba't ka napadala dito? Oh, Nico. Gusto ko lang sana makita yung bukid. Kumusta ka na? Eto, isasaka para sa pamilya. Ako na lang din inaasahan ng mga kapatid ko eh. Mabuti naman, napakasipag mo naman pala. Yun nga lang, medyo lugi na. Dahil sa mababang presyo ng palay na pinatupad ni Don Ramon. Yun nga balita ko eh. Pero sabi ni Papa, para din naman daw yun sa inyong mga magsasaka. Oo nga. Pero halos dalawang taon nang walang pinagbago ang asyenda. Ganun ba? Akala ko ibinibigay lahat ni Papa ang kailangan niyo sa pagsasaka. Mali ka dun, Juancho. Matagal na kaming nahihirapan sa pagsasaka ng mga anihin. Huwag ka sanang magagalit, Juancho. Kalita ka raw ay, iligal na ginagawa ang Uma. Abay, Nico. Saan mo naman nasagap ang balitang iyan? Mabuting tao ang aking ama. Pinalaki niya kami ng aking mga kapatid ng mabuti at naitaguyod dahil sa asyenda.
Pasensya na, Wancho. Pero di ko alam. Narinig ko lang din yan sa mga tao sa bayan. Sige, Nico. Mauna na ako sa'yo at ako na may pupunta pa sa bayan. Maraming salamat, Nico, at muli tayo'y nagkausap. Senyorita Wancho, hanggang dito na lang hondaan. Hindi na ho tayo makakapasok papunta ng merkado. Sige po, itabi mo na lang po dyan at ako'y maglalakad na lang muna. Oh, bili mga suke. Masarap at mura pa. Magsumanlatik na kayo dyan. Magkano yung suman mo? 10 piso lang ho. Sige. Bigyan mo ako ng 3 at trimihan mo yung latik, ha? Sige ho. Teka lang, ikaw ba yung anak ni Don Ramon? Nakita kita sa tabi niya nung isang araw. Ay, oo, ako nga. 15 na ho yung suman at latik. Nagmahal na din yung mga kailangan na sangkap tulad ng bigas kanina eh. Pasensya ho. Abay, kay bilis namang tumaas ng presyo. Kanina lang 10 piso. Parang mali naman yan, ah. Pasensya ho, senyorito. Kung di sana bumababentahan ng palay, 10 piso sana. sige. Bibilhin ko pa din yung sumatatik. Sungit mo naman. Mabuti na lang. Maganda ka. Huwag mo akong gulahin. Di na yan, uso. Ito po, senyorito, yung suman niyo. Abay, salamat, Binibini. Ano nga pala pangalan mo? Pasensya ho, senyorito. Di po ako nakikipag-usap sa ibang tao. Sungit naman ito. Sige, salamat sa suman, ha? Manong, kilala mo ba yung babae na titinig ng suman? Si Sir Rosario yan, senyorito. Anak ng magsasaka sa asyenda. Bakit ho, senyorito? Gusto niyo ba siya? Hindi, oy. Pero maganda siya. Kakaiba ang kanyang mukha kumpara sa ibang kababaihan dito sa bayan. Abay, senyorito. Mahirap ligawan yan. Halos lahat ng binata rito ay naligaw na sa kanya. Ganun ba? Papapalaban yata ako, ah. Kumpare Melty, kumusta ka na? Abay, eto mabuti. Maganda ang usad ng ating negosyo. Marami na ang bumibili ng saging at parami ng parami pa ito. Mabuti kung ganun. Dapat pa natin palawakin ang negosyo ng marami pang bumili. Okay, sana yun. Kaso, kulang pa ang ating pondo upang mapalawak hanggang sa kabilang baryo. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala doon. Tutal, marami pa naman nagbebenta ng palay sa akin kahit mura lang. Yan yung gusto ko sa'yo, paring Ramon. Marami kang paraan. Sige, paring Melty. Palaguin mo pa ang sigin natin. Nag-uusap na naman yung dalawang nagtutulak ng droga. Manong, ihanda ang sasakyan at tayo uuwi na sa asenda. Sige ho, Don Ramon. Anunsyo para sa mga magsasaka! Ano naman to? Meron naman sanang magandang balita. Alala sa mga magsasaka, muling ibababa ang presyo ng bintahan ng palay. Sa dating 10 piso, ngayon ay 7 piso na. Ano? Anong nangyayari? Lugi na nga tayo sa dating presyo. Mas lalo tayo nalulugmok sa kahirapan nito. Mas malala kung wala tayong makakain. Paano na to? Di ko na alam kung saan tayo kukuha ng makakain. Sa kakarampot kong kita sa pagtitinda ng suman at sa pagsasaka natin sa bukid. Kasalanan din ito ni Don Ramon. Dahil ito sa kanyang illegal na gawain. Sa bukid siya kumukuha ng pangpondo. Dapat na natin siyang isulong sa otoridad. Nico, huwag mong gagawin yon. Mapapahamak ka. Hindi, Rosario. Dapat meron tayong gawin. Di ko na kaya. Masyado na tayong api. Ay, ang ganda ng umaga. Si Rosario ba yun?
Rosario, kumusta? Teka, paano mo nalaman pangalan ko? Di na yun importante. Kumusta ka? Eto, gumagawa ng sumalat latik. Nakakaabala ba ako? Gusto ko sana isama kita sa bayan upang mamasyal. Senyorito, di po ako nagpapaligaw. Marami pa po akong dapat unahin sa buhay. Gaya ng pag-aalaga sa aking inay na may karamdaman. Di sana itong mangyayari kung mabuti sana ang bintahan ng palay. O sige, masyado ka naman masungit. Marami lang talaga akong problema na dapat kong unahin. Gusto mo kausapin ko si Papa tungkol sa palay? Malay mo makinig siya sa akin. Talaga ba? Mabuti naman kung ganon. Mabait ka naman pala. Maraming salamat. Pero sa isang kondisyon. Sasamahan mo ako sa bayan upang mamasyal yung kung okay lang sa'yo. Aba, may pa-condition-condition ka pang nalalaman, ha? O sige, mananako. Kita na lang tayo mamayang hapon sa bayan, ha? Teka! Saan ka pupunta? Di pa ako sumasagot. Teka lang! Hihintayin kita! Nasaan na kaya si Rosario? Halos 2 oras na akong naghihintay. Di na yata siya dadating. Juancho! Teka lang! O Rosario, mabuti dumating ka. Salamat sa Diyos. Akala ko di ka na darating. Meron lang kasi akong inasikaso at tsaka nakakaya naman kung di kita pagbibigyan. Basta dapat makausap natin si Don Ramon. Ako bahala. O, tara na. Saan tayo pupunta? Ako na bahala. Sumama ka na lang. Don Ramon, may babalita ako sa'yo. Meron daw mag-aaklas ng mga tao laban sa'yo. Sabi pa nila, meron daw silang sasabihin tungkol sa illegal niyong mga negosyo sa mga pulis. Ano? Abay, kinakalaban talaga nila ako. Tawagin mo ang mga gwardiya at maganda para sa pag-aaklas ng mga walang utang na loob na mga magsasakang ito. Sige ho, Don Ramon, masusunod. Ba't ako nakapiring? Kasi nga, sorpresa. Para sa pinakamagandang babae na naglalako. Napakabulero mo naman. Ito na, surprise! Naku, Juancho, ano to? Gusto kasi kitang ligawan. Kaya ayan, nagpahanda ako ng kunting pagsasaluhan at pangako sa'yo. Tutulungan kita na makausap si Papa para sa mga magsasaka ng asyenda ni Sita. Naku, maraming salamat, Juancho. Hindi ko inaasahan na magiging mabait at matulungin pala ang anak ng amo ng asyenda, Luisita. Teka lang, may nakalimutan ka. Ha? Nakalimutan? Maliban sa mabait, mapagbigay at matipuno. Sige na nga, matipuno. At mapagmahal. At mapagmahal. So, payag ka ng ligawan kita? Ha? Anong ligaw? Wala akong sinabing ganyan, ha? Wala ka pang sinabi kasi sasabihin ka lang. Pangako kong aalagaan kita at ang asyenda nito. Turuan mo akong mahalin ang asyenda at ang mga magsasaka dito gaya ng pagmamahal ko. Juancho, parang mabilis naman ito. Bakit? Sinusukat ba ang pag-ibig sa tagal nito? Hindi naman sa ganon. Sinusukat ito sa kung ano ang totoong nararamdaman ng iyong puso. Pero... Rosario, mahalin mo lang ako at ipapangako sa'yo ang kaligayahang walang hanggan. Lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Rosario, ako yung nagmamakaawa. Mahal din kita, Juancho. Payag na ako. Payag na akong maling ka. Pero mangako ka sa akin, tutulungan natin ang kapwa kong magsasaka sa asyenda. Oo? Tayo na? Oo nga, tayo na. Aking Rosario. Rosario, Rosario! Alam mo ba nagaganap sa asyenda? Ano yon? Anong nangyayari? Sa asyenda, may kagulon at nasusunog daw ang imbaga ng palayan. Tayo na, Rosario. Bilisan na natin. Ibalik niyo sa amin ang nararapat at dapat para sa amin.
Itigil niyo ang pag-aaklas, kundi mapipilitan kaming saktan kayo. Hindi kami papayag! Tayo na mga kasamahan! Rosario! Ibang po na kayo! May mga dala silang baril! Ano? Ano na ang nangyayari dito? Tumakbo na tayo, Rosario! Rosario, dito ka muna magtago. Hihinga ako ng tulong kay Papa. Huwag mo kong iwan! Sasama ko sa iyo! Huwag kayong gagalaw! Rosario, sige na. Tumakas ka na. Hindi ako papayag! Takbo, Rosario! Tumakbo ka na! Juancho! At yan nagtatapos ang kwento ng magatang ang mga